So, ayan, 3 minutes para mahaba yung video para ma-explain ko ng buo. Ma'am, anong trabaho ng asawa mo? So, ayan, may nagtatanong kung ano daw ang trabaho ng asawa ko. So, una sa lahat, bago kami niyan maging mag-jowa, may-ari po siya ng cafe dito sa Laguna. Nandito kasi ako sa Laguna ngayon. Pero kahit siya yung may-ari ng cafe, siya po ang nagbabarista doon. Kaya doon ako na in love sa kanya. Kasi first time kong nagka-jowa na napakasipag. As in, talagang meron siyang pinagkakaabalahan bago maging kami. So, yun nga, for the barista ang Nathan yung. Kaya in love ako habang nagsishake-shake siya. Ayan, sipag ako sa kanya noon habang pinapawis-pawisan siya ng on. Ito very light, ganun. Tapos, noon ngang time na, basta meron kasi, ang hirap kasi i-explain. Ayoko na sanang i-open sa inyo. Pero may time kasi, guys, na nung dati, nung bago pa lang kami, nakikipaghiwalay ako dyan. So, ang ginawa ni Nathan noon is ayaw na niya umuwi. Pumunta na siya noon sa Manila. Yes, kaya to the point na doon kami tumira sa likod ng pet shop ko kasi hindi ready ang lahat. At very strict ang parents ko noon. At hindi ko rin alam kung paano ko napapayag si na papa at mama na doon muna si Nathan. Nung una kasi ganito siya. Nung una, meron pa kaming friend na kasama doon. Parang may kasama kami, ganun, parang hindi lang kami dalawa ni Nathan. At yun nga, hanggang sa ayaw na talaga niyang umuwi, as in, inuwanan niya lahat ng, yes, talagang ang ginawa ni Nathan noon, wala siyang pakikart, wala siyang damit, wala siyang dala kahit ano, basta ayaw na niyang umuwi, kasi ngayon, yun yung time na nakikipaghiwalay na ako sa kanya noon. At ayun na, at may time pa nga kasi guys na, basta meron kasing depression yung si Nathan, at meron time na meron, basta parang ganun, basta alam niyo na yun. So explain ko na, medyo naging suicidal kasi siya that time, kaya no choice na rin talaga ako, pero mahal ko naman talaga siya noon. At that time, luging-lugi po yung business ko noon at alam din niya ni Nathan. Kaya sa mga nagsasabi na pera lang ang habol sa ako ng asawa ko, alam niya wala pa akong pera noon. Meron akong mga business, oo, pero lubog na talaga that pandemic. At umiiyak pa nga ako sa kanya, sabi ko wala nang pambayad ng ganito, wala nang pambayad ng ganito. Magsasarado na lang ba ako, mga ganto-ganyan. Hanggang sa ang ginawa namin, nagbebenta kami ng mga baked sushi, mga ano ba, mga mango gray ham. Yes, tulong kaming gumagawa noon. As in, siya taga-halo, ako taga-ganito, taga-lagay ng ganito. Kasi ako yung medyo marunong sa pagluluto, mga pagtitimpla, mga ganun-ganun. Tapos, nagbebenta kami noon online. Tapos, that pandemic, ang ginawa naman namin ay more on endorsement. Yes, kami dalawa, nag-endorse kami. Tapos, yung kinikita niyang pera doon, kahit mag-jowa pa lang kami, saka na pupunta. Ako yung nagtatago. Tapos, ayun na nga, may Rosmar brand na nagsimula dun sa detox. Tapos, nagbebenta-benta kami online noon. Yes, inaabot kami ng madaling araw kaka. Balot-balot ng parcel. Hanggang sa tumigil kami magbenta online at yun na nga, nagkaroon na kami ng distributorship at kada deliver ng mga manufacturers namin, ang ginagawa ni Nathan, siya yung nagbubuhat, nagkakargador. Ako naman tong buntis, hindi makapagbuhat. Pero kung hindi lang ako buntis, kaya ko rin siya tulungan, no? That I'm so strong. Ayun, at noong naging corporation na ang Rosmar brand, ako ang CEO, siya ang COO. At wala rin naman akong ginawa, nag-endorse lang ako sa bahay.